asymmetry, balance, proportion. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. So please watch. Good day guys! It's another day. It's another video. It's another vlog. Welcome sa MJ's Bonsai Vlog. Sa araw na to, two-part video ang gagawin ko kasi mahaba yung topic, madugo. Actually, nahirap tayo i-explain to, no? Nang nasa very limited time, no? Pero susubukan natin pasimplihin yung explanation para hindi naman maubos yung oras yung kakanood ng video ko, no? Okay? So, bonsai aesthetics or aesthetic principles sa bonsai. Yan ang topic natin ngayon sa video na to, no? Or to put it simply, ano ba ang magandang bonsai, no? Ano ba ang elements ng magandang bonsai? To be honest, mahirap i-explain to. Principles sa bonsai, yan ang topic natin. For this part, tatlong topic or yung tatlong bagay yung pag-uusapan natin at no, iisa-isahin natin at susubukan natin i-explain ng maayos. Okay? So, sa bonsai, kung nanood kayo ng video ko na bonsai styles, no, may narecommend akong tao doon, si John Naka, at may sketch siya na ginawa. Yung sketch na yon is yung inspiration niya sa mga ginagawa niyang bonsai styles na galing sa nature. Meaning, kung tayo ay gumagawa ng bonsai, guys, hindi tayo gumagawa lang ng tanim na nasa halaman. No? Ang goal natin is magtanim ng halaman sa paso at yung tanim na yon ay gagawin natin na kamukha siya ng kahoy na nasa nature. Okay? No? Hindi, medyo malalim eh, no? Hindi natin goal na gumawa lang ng bonsai, no? Yung deeper goal natin if no sa craft is i-try natin na gumawa ng bonsai na magbuka siyang natural na kahoy. Okay? So para gawin 'yan, may mga principles na pwede nating i-apply, no? Para matulungan tayo para ma-achieve yung goal na 'yan. Okay? So isa-isahin natin 'yon, tatlo sa video na 'to. Okay, first principle is sa bonsai, sa principles ng bonsai aesthetics is asymmetry. Okay? Asymmetry, nandiyan sa baba. Okay, pag sinabi nating asymmetry, yung bonsai, gaya nito, no? Simplihan ko lang, try to simplify yung explanation. Yung bonsai, as a whole, meaning from the pot dito sa base, hanggang sa apex ng kanyang canopy, ang itsura niya is asymmetrical. No? Itong canopy, no? Itong buong structure ng kanyang mga branches hanggang dito sa twigs, asymmetrical. Pag sinabi natin asymmetrical, to be specific, I believe it's scalene acute triangle, no? It's an acute triangle, scalene acute triangle yung shape, no? Meaning, yung shape ng canopy mo or ng bonsai mo is triangular, no? Kita niyo triangular? Pag ganyan, pababa dito, and then dito. It's triangular, no? But hindi equal yung sides. Okay? Scalene acute triangle. Okay? Triangular shape siya, pero hindi equal ang sides. In this case, mas mahaba dito kaysa dito. Okay? Ito naman papunta dito, no? At dito is hindi pantay. Ito, tsaka dito, hindi rin pantay. So, it's an scalene acute triangle, if I'm not mistaken. So, asymmetrical siya. Hindi pantay yung size niya, no? Okay? Now, since sinabi ko kanina na si John Naka, gumawa siya ng sketch and inspiration niya sa nature, bakit ganito, no? Ang tanong, bakit ganito? Bakit asymmetrical yung shape, no? I'll try to connect it to nature, no? In the simplest form. In the simplest explanation that I can. In nature, pag lumaki yung kahoy, kasi wala ka namang makikita talaga na pantay na shape, no, sa nature, no. Usually mas mahaba talaga yung isang side kaysa sa isang side, no. In nature kasi, for example, this is the first branch of the tree, no. Kung i-imagine natin nung lumaki tong kahoy na to, mas unang tumubo ito, yung dito na side, okay? Pag-develop niya, pagtubo niya, syempre hindi siya tutubo hanggang dito lang. Because the nature of the tree being a buhay na halaman, eh maghahanap siya ng sunlight.
Okay? So, one side would be longer. Makikita niyo at mapapansin niyo yan sa nature sa mga kahoy. No, kung lalabas kayo ng bahay, tingnan niyo, hindi pantay yung angles nung or sides ng mga kahoy. Asymmetrical siya in shape. No? Hindi pantay. So, itong dito, if you are to put a story dito sa kahoy na to, habang lumalaki siya, etong dito na side, nag-i-effort na makuha ng sunlight, kaya mas humahaba siya dito. Okay? No? It's one factor kasi yung sunlight. And then of course, the direction of sunlight sa nature, pagpapansinin ninyo, kung saan ba yung sunlight in the morning, and yung movement niya papuntang evening. Usually, yung matatamaan na kahoy, pag titingnan ninyo, kung galing dito yung araw papunta dito, usually this side of the tree, liban na lang kung magkadikit-dikit, ano? This side of the tree, mas mahaba yan, no? Na side compared to this side. No? But as a whole, yung shape niya is asymmetrical. Okay? Another factor na i-connect, no, yung ikebana, I believe it's ikebana, no? Yung flower arrangement ng Japanese. No? Sa paggawa ng bonsai at sa asymmetrical shape ng bonsai, usually may concept na sa ikebana na heaven, man, and earth. Okay? Heaven, man, and earth. Yung sanga at yung apex, yung nakaganyan, no? Okay? The longer part of the structure ng canopy, no? That is earth, no? Heaven, man, and earth, no? Sa baba siya. And then the other side is man. And then yung apex niya, yung heaven, in bonsai, usually nakayuko yan. No? You look at here. Okay? Nakabaw sa harap, no? Yung kanyang apex, no? Usually, ganun. But as we move along sa video natin, kasi gagawa tayo ng video and journey natin, no? Gagawa kasi tayo ng journey. I-explain natin yan kung bakit natin ginagawa yan. But, no? Balik tayo dun sa asymmetry, no? Asymmetrical shape, no? Hindi siya symmetrical shape. No, it's asymmetrical ang shape ng kahoy. Okay? You try to look at paglabas niyo sa bahay, titingnan niyo yung kahoy. It would be rare na makita kayo ng kahoy na equal yung sides from left to right, no? Hindi ganoon, no. In nature talagang one side will be longer. And usually, the longer side, kung saan yung side na mas mahaba, makita niyo doon mas malaki yung sanga. Okay? At yun yung usually yung first branch at yun yung pinakamatandang branch. No? And then, in the process, no, hindi magiging equal yung shape ng kahoy. And then, magiging asymmetrical siya. So, one goal natin sa paggawa ng bonsai, gawing asymmetrical yung shape ng bonsai. No? Hindi topiary. No? We will make a video to differentiate topiary from bonsai. Hindi topiary, nagugunting-guntingin mo lang na bilog-bilog, shape-shape. Hindi ganun. No? In bonsai, may shape na ginagawa, which is asymmetrical. Okay? Next is, I hope it's, nahirapan ako, to be honest, no? Mahirap i-explain, no? Next is balance, okay? So, maraming aspects sa balance sa bonsai, no? In a more advanced na setup, kasi basic lang sa atin dapat dito, no? When you talk about balance, dapat in relation to pot and the tree, dapat ito at ito, balance, no? Okay? The idea is, kung gaano kalaki yung trunk, no? Ganun din kakapal yung pasok, no? That is the ideal na ginagawa ng mga bonsai enthusiasts, no? Referring to dito sa pasok and the trunk na relationship, no? Okay? What else? To make your tree balance, no? Dito tayo sa baba mag-umpisa, no? Usually, pag tinatanim mo yung kahoy mo or yung material mo sa paso, and we will make a video na iba pa dito, no? Off-centered siya, no? Okay? Kasi kung ito, no? Kung makikita niyo, if this is the center of the tree, no? Hindi ko nilagay yung center niya dito. No? Yung base niya nakaurong dito konti. Okay? Off-centered yung kahoy. Okay? Now, the idea is, no, kasi dito yung pahaba niya, we give more space dito, no? But that is advanced na kasi, no? Dunod tayo sa basic, no? Off-centered ang positioning ng kahoy, no? That is one thing na dapat i-alalahanin natin when we plant a material, no? Para balance siya,
Okay? That would depend on a lot of factor, like for example, sa bays, no? As we move along, pag may material tayo na feature, i-discuss natin bakit i-off-center natin, bakit naka-off-center siya, no? And we will proceed, no? Medyo malalim lang kasi, no? And then, the base and the branches na relationship. Okay? And then eventually, yung trunk and the branches na pinapagawa, na ginagagawin natin, no? Depending on the style of the tree, no? Usually, pag malaki yung puno mo, para balanse siya, dapat malalaki din yung branches mo. No? Okay? To make it balance. Hindi pwedeng ganito. Yung ganito kalaki yung material mo, and then pagpasanga mo is hanggang ganito lang kalaki. The goal, no? The goal is, this is connected to another topic, which is proportion. No? The goal is, magkaroon ng tapering yung kahoy. From the base papunta sa branches, no? Para maging balance siya, no? Hindi pwedeng bigla na lang na drastic yung pagliit, no? That would be awkward tingnan, no? Kasi sa nature wala namang ganun, no? Except na lang kung talagang pinutol-putol, pero yung natural na tumutubong kahoy, there's balance sa kanyang mga branches in relation sa puno ng kahoy. That also includes the roots, no? Kaya nga ini-encourage natin yung pagpapa-develop ng roots, no? Kailangan naka-expose yung nibari niya para makita na yung kahoy ay talagang sinusuportahan na ugat, to make it balance, no? Para makita mo yung kahoy mo, stable siyang tingnan. Eto, hindi pa lumalabas yung nibari niya actually. Hindi pa nakarating sa full potential niya itong nibari, itong bonsai na nandito sa harap natin, no? But our goal is eventually, no, lalabas talaga yung ugat. Makikita niyo yung ugat dito, no? Yung base, no? Yung flare ng base ng ugat, no? Yung lumalabas talaga yung ugat. That is for the balance. Now, trunk to canopy. It's another thing din na dapat pag-usapan in relation to balance sa bonsai. There is a rule na sinasabi na if yung kahoy mo is tall, mataas, no? Dapat yung structure ng mga sanga mo, no? Hanggang sa apex, which is the canopy, is thin, no? Manipis. For example, the informal upright, no? If you can imagine the informal upright style, kung naka-research kayo about the different styles, if it's a formal upright tree, hindi naman sobrang lawak ng kanyang foliage, no? Yung mga branches. Usually, gradual na lumiliit, no? Okay? But malalim na discussion niyan kasi iba sa tropical na paggawa, iba rin sa Japanese, sa mga temperate region, kasi iba yung inspiration nila. But that's a different topic na kasi. But the ideal goal is, no, the goal, ideal na goal, pag ang kahoy mo is thin or manipis, no, pataas yung canopy ng tree mo, no? Thin and tall, no? Pag thick or makapal yung puno mo, no, stout siyang tingnan. Putot, no? Stout, no? Okay, busok, ano ba? Burak ibon, okay? So, thin and tall, thick and stout. For example, ito, no? Yung base niya is makapal, no? Malawak, and then yung style niya is, this is nahulog sa twin trunk na rough style, no? But later on, we will talk about that. Okay, so makikita mo dito, hindi siya mataas, no? Yung base niya malapad, pero hanggang dito lang siya. Okay? Usually, pag thick yung base ng kahoy, the structure of the tree nagiging stout. Pag ganyan siya. Hindi na siya talagang... If you look at old acacia, no, thick ang branches, ang base, ang nibari, ang ugat malaki, ang puno malaki. And then you try to look at the branches, no, pababa na. And then you try to look at the whole structure, no, stout na siyang tingnan for the size of the trunk or base of the tree, no? Okay? To attain balance, at least yan yung goal natin, no? Para maging balance yung kahoy. Kung malaki masyado yung kahoy mo, you try to make it stout in shape, no? Okay? So what else? But it's yung balance again, yung tatlong to connected din dun sa next topic, yung proportion, no, ng next na pag-usapan natin, no, sa video na to. One
topic din na dapat ma-consider natin is yung idea ng proportion sa kahoy. Now, this will be connected sa balance, okay? Sa paggawa ng bonsai, marami kasi sa inyo gumagamit ng Yamadori. It's advantage kasi yung mga hunters natin, kung nag-hunt sila at yung sellers natin, may style na kaagad yung binibenta nila. Alam mo na kaagad yung style na binibenta nila na material, kung informal ba siya, cascade ba siya. So that is a very good advantage. And then meron ng abang. Pero pag titingnan niyo yung abang, no? Tingnan niyo yung sa mga ginagawa ng hunters. For example, this is a tugas. Usually, pag ito yung puno, hindi na nila kinakat dito sa dikit talaga sa trunk, no? Iniiwanan nila ng abang, no? Now, kung titingnan niyo yung abang pag Yamadori, usually umaabot siya ng tig 1/3 or at least 1/2 ng size ng trunk. Okay? So, para magkaroon ng proportion, ang goal or ang idea is, galing sa puno, magkakaroon ng dahan-dahan na tapering yung structure ng kahoy. Okay? No? And then, hindi pwede, no? Or hindi naman hindi pwede, awkward tingnan yung kahoy kung hindi proportion. For example, yung sinabi ko kanina, or hindi proportional sa structure lang sa branches, ha? Pag ganito kalaki yung kahoy, tapos ganito kaliit yung ano mo, no? Masyadong awkward, hindi siya natural tingnan, no? So kailangan, para ma-attain yung proportional, yung sanga na to na palalakiin mo, lalo na first branch, kung ganito kalaki yung puno mo, dapat at least 1/3 siya. Ganyan siya, no? Okay? Ganyan siya, kalaki. This is the base. Okay? Like this one, malaki yung base niya. Hindi nga umabot ng 1/3 to, at least nakaabot ng 1/2. This is the first branch. Okay? So, pag titingnan mo, in nature, uy, mayroong kahit papano, may proportion, no, na nangyayari from the base to the branches, no? But that's just one sa branch, no? Sa pot, again, although this is very sa advanced na, no? Kasi pag-display mo na ng bonsai ito, no? Nasa basic lang tayo. But again, balik tayo dun sa proportion sa thin and tall, thick and stout. Okay? If you are training a informal upright tree, huwag masyadong ilagay sa manipis na paso. No? Okay? Lalo na pag malaki yung base. No? Dapat proportional yung puno mo kung gaano kalaki dito sa paso mo. Okay? Para, there are a lot of reasons. No? Siyempre, kailangan ng adequate amount of soil mix, no? And then of course, again, no? Just to show yung proportion ng kahoy, para hindi siya awkward tingnan, no? At least the idea is kung gaano kalaki yung size ng branches mo, ganun, or ng trunk mo, at least ganun din kalaki yung size ng paso mo, no? Okay? That's just for the pot, no? That's the pot in relation sa kapal ng paso and sa laki na. Sa canopy naman, no? Again, balik tayo dun sa idea na thin and tall, thick and stout. Okay? To put it simply, kung informal upright yung kahoy mo, dapat stout siya. No? Hindi dapat siya informal upright yung kahoy mo, sobrang taas niya. Okay? That will be awkward. No? So, dapat, no, at least, kung informal upright ang kahoy mo, yung shape niya is maliit, no? And it will depend on the size of the kahoy na meron ka, no? Okay? So, ang hirap i-explain. Kaya siya i-explain, pero mahirap siya i-explain dito sa limited time lang natin sa video na to, no? But at least, we are trying, no? You just drop a comment, drop a question sa baba para ma-explain ko, no? Nang maayos pa, no? Okay? Kasi you have to do this sa actual, eh, no? Kailangan mo to gawin sa actual. Kasi, for example, the decision para magkaroon ng proportion and balance sa bonsai na to took a long time, no? So, to summarize it in a very small small time sa video na to is medyo challenging, no? So, just drop a question sa comment section kung hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo, no? Okay? But, those are the first three principles na dapat i-consider natin when we think of bonsai aesthetics, no? Okay? First is the shape, asymmetrical siya.
No, wag yung bilog, wag yung pabilog, wag yung gawing topiary. And then the second is yung proportion, I believe, or balance. Okay? Dapat yung kahoy mo balance starting from the base, no? No, beginning with the style, no? Para maintain balance, dapat yung style na bonsai mo is appropriate, no? Kung gusto mo man siyang maging cascade, dapat yung bonsai mo is appropriate for a cascading style. Okay? For balance as well, dapat yung sanga mo, sa laki ng puno mo, dapat meron, and that is connected to proportion. Sa paso, ganun din, kung gaano kalaki yung ano mo, puno mo, at least, no? Ganun din ka-thick yung display pot or paso mo, no? Na gagamitin, no? But over time, those are not closed rules, no? Those are not closed rules, tandaan nyo, no? These are not strict na dapat sundin na rule na meron, no? Because for example in the asymmetrical shape, no, merong mga style ng bonsai na nag-free freestyle, pero makita mo talaga may asymmetry, no? Okay, but on the balance, on the proportion, for example sa style na literati, no, yung dapat yung size ng sanga is ganito kalaki, hindi naman siya nag-a-apply. Hindi siya pwedeng, no? Hindi siya pwedeng ma-apply doon kasi almost freestyle na yung literati, no? Okay? So there are exceptions. These are guidelines na pwede nating gamitin, no? But these are not fixed rules, no? Except siguro sa asymmetry, kailangan talaga mayroong asymmetrical shape yung puno mo. But there are styles, no? There are bonsai na pinipresent na hindi naman asymmetrical. Pero, yeah, bonsai pa rin, no? Okay? But these are just guidelines, no? So, yan. Kaya ang hirap na explain, okay? So, just drop a comment sa baba. Question, ask a question on the three things na pinag-usapan natin. The first one is the symmetry. The second one is the balance. And then the third one is the proportion. Okay? Para makapag-reply ako, makapag-comment ako. And then, para makatulong ako sa inyo. Okay, so dito na muna kasi sobrang haba na ng video. Salamat sa panonood. There is a part 2. Gagawin kong mas maiksay ang video. Salamat sa panonood. Make sure to enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time. Salamat.